yan. Basta sabi nga, oh, pasok-pasok lang ng swerte. Dapat. Araw. Mm. Pero yan mga ka-RSP, sabi nga, perfume makes you appear more attractive at nakaka-enhance rin daw ito ng mood. Kaya naman sa mga ka-RSP nating mahilig magpabango, para sa inyo talaga itong ituturo sa ating ngayong Tuesday tutorial. At ang magtuturo po sa atin ngayon ng perfume making ay si Mary Rose Rivera. Good morning, owner, ma'am. Owner po ng isang fragrances and household goods store. Good morning, Miss Mary Rose. Hi. Yes, good morning po. Sa pangalan pa lang, para mabango na. Mabango na. Mary Rose, di ba? Okay, so, Audrey. Ayan, gaano pa ka na po ba katagal na gumagawa ng mga, o nagmimix ng mga ganitong, ano ba ito, mga scent? Fragrances, ano? Opo. So, ito pong business namin ay natayo nung 13 years ago. It, okay. Aside from mga perfume, may mga household products din po kaming in-offer at saka mga trainings din po. Kasi we are also into livelihood. Oh, which is good kasi advocate din yan for those people na gusto siyempre matuto sa paggawa ng perfume. Pero ano po ba yung mga materials na kailangan? Okay, ang mga materials po na kakailanganin natin in perfume making, of course, we need alcohol, ethyl alcohol. Ethyl? Yes, distilled water. Okay, dipropylene glycol. Fixative to enhance the odor life of your perfume. Okay. Of course, fragrances. So, yung mga fragrances po natin, marami po tayo sa market na, marami pong choices na mapipilian. So, I just want to mention yung mga names. Pero, yung mga versions po, marami po tayong pagpipilian. Oh, okay. Yung mga branded. Oh. Yes, so, mga pwedeng, branded. So, pwedeng gayahin. Yes, definitely. Hindi mo pala kailangan ng chemistry degree, no? Para makagawa. Actually, ako po keme. Okay. Chemers. Pero, chemers. Bachelor of Science in Chemers. Pero, napunta po ako. Sorry, I'm not host, kundi agad nag-i-enso. Ako. Hindi po chemist, but when I had my business, I asked for mga consultants to teach me how to do this. Pero ito po ay isang sa mga napakadaling gawing negosyo at isa sa mga lucrative na business pero na pwede just pasukin. For clarification, this one is water-based kasi, di ba? Compared dun sa talagang real perfume na oil-based siya. Actually, it's alcohol-based. Ganito po ang mga misconceptions kasi. Ayan. Yung mga sinasabi ng mga sellers online, this is 20% oil-based, this is 30% oil-based, blah, blah, blah. Actually, all of them has oil-based fragrances. Okay. So, ang hindi lang po alam ng tao, when you say oil-based, kumbaga sa kape, yung tapang ng fragrance is more or less, ang purity nun, mataas ang fragrance oil. Okay. Pero what we will do today is UD today. So, it has ganito po kasi, iba't iba ang klase ng perfume. Okay, gawin na natin siguro, sige, ma'am. Mama, sige po. Okay, but first, what we need po, ang mga kakailanganin po nating mga gamit, of course, we need a beaker. Okay. Alright. Beaker. Stirrer. Yes, stirrer. Yeah, stirrer. Okay. Graduated cylinder. But for the purposes of time, for sure, okay. Na pre-measure na po natin lahat ito. Okay. Para mas mabilis po nating magawa. Mm-hmm. So again, we need the following raw materials. First, we need to put the fragrance oil. So can I mention it's one of the fast-moving na fragrance in the market. Okay. Mm-hmm. Ayan, so nalagyan na po natin. It's the version of Ferragamo. That's like 15 milliliter po ba? So, Salvatore Ferragamo. Yes, okay. So, makikita nyo, it's a clear solvent. And next is our fixative. Okay. So, ano po ba ang purpose ng fixative? So, it enhances the odor life of your perfume. Para magtagal yung bango. Yes. Pero bakit ma'am yung mga original na sinasabi nila? Para mas matagal na naglilinger yung amoy niya Opo. Sa katawan kaysa doon sa mga kagaya nito na
ginaya lang yung ano. Opo, kasi po ang iba po ang chemical structure ng mga totoong original versions. Mm-hmm. Na mabibili mo na 3,000 plus, mm-hmm, 4,000 plus. Eh, ito 100, 150, 200, yun, yes, na ba yung range niya? But still, tumatagal po, yes, ito. Yes, oo. Buti pa sila tumatagal, di ba? Oo nga. Ayan, nila nagiging ngayon. Next po is... Ano bang dito magal sa'yo? Patagalin natin. Yung pong pabango, tumatagal. Ayun, oo. So, ito, the next thing that nilagay po natin is DPG or the propylene glycol. It helps stabilize the mixture. DPG na lang, di ko kaya yung sinabi mo na mahaba. Okay, so, sige po si Ma, pwede po natin pagaluin. Ayan. Okay, actually, paghahalo po niyan, isang direction lang po dapat. Okay. So, parang kayang-kaya nga po ng bata ito. But again, when you are doing this, kailangan po ng mask. Kailangan po not in a hot area. Okay. And hindi sa kitchen, hindi kailangan yung near the stove kasi po we are using alcohol. Alcohol. Flammable. So it's flammable, yes. Okay. Atama po, flammable. Mm-hmm. Yeah. So we will be putting the alcohol. Perfume-grade alcohol. Okay. So the aircon ka dapat, ano? Yes, oh, ma'am. Oh. Parang ano yan eh, sa pag-store ng mga gamot, store at least in a 30 degrees. Ilang nga, parang ang daming alcohol. Room temperature. Okay, thank you for your question. So, ang ginagawa po natin ay 200 ml yield. Okay. Okay. Para po mamaya, marami po tayong malagyan ng ano container. Okay, nilagyan na natin ang alcohol. So, nilagay mo na po natin ang alcohol. Then, last is the distilled water. Okay. Bakit po kailangan ng distilled water? Ayun. To prevent the rapid evaporation of the fragrance. Kasi po kung alcohol lang, mabilis po siyang mag-evaporate. Okay. Pwede din po bang haluan ng gayuma yan? Hindi po. Optional optional po na we can add colorant. Okay. Okay? Kasi po yung iba... para mas maganda yung ano, mas attractive, they add color. Any color that you do naman. But now, we will not put any color. Okay. Okay. Then, eto na po yung ano natin, yung mga bottles na pwede nating gamitin. Okay. So, ma'am, nababanguhan po kayo. But sa paggawa po ng perfume, we need what you call maceration or the curing process. Oh, ilang at least, in a cold, dry place, at least a week. Okay. Pero kung gusto mo mga 2 days, 3 days, okay na siya. At least sa chiller. Chiller ng iyong fridge. Just make sure na hindi po sa freezer. Again, siguraduhin nakatago ito sa mga malamig o yung tuyong lugar. At iwasang mailagay ito sa mga mainit o yung mga flammable areas. Okay. Apo. So ito po, bakit po ang pangalan nito ay Encanto Shine? Yun po kasi... Ayun yung ano, yun sa perfume. Apo. So, nakaamoy niya, no, ma'am? So, yes, ma'am. Ako Encanto ka. Okay. Grabe naman, Encanto. So, ngayon po, para lang po magka-idea kayo na maganda magpasukin na negosyo to. Okay. If you will put it in a 10 ml bottle, ang cost nyo lang po ay... 25 pesos. 25 pesos. Na mabebenta nyo ng doble. 50 pesos. So, saan nyo pwedeng gamitin ng perfume? Mm. Souvenirs, Christmas gift. Wedding, souvenirs. Yes, exactly. Yes. Tapos, pag nilagay nyo po sa mga gantong container, more or less, nasa 80 plus pesos. 80 plus. So, magugulat kayo online pag binenta na to, nasa 180 pesos. Ang laki agad ng kita. Okay. But wait, there's more po. Okay. Yung isa. Pag ganito naman po, at nilagay nyo sa gantong box, nasa 105 pesos. Aba, bongga ang kita, na, diba? Nababenta nyo ng 200 to 250 pesos. Ayan. So, depende na lang how you market it. Cameras ka talaga. Yes, cameras. Oh, yung social media accounts mo. Saan pwede hinapin? Okay, you can search yung Bubble Mix Fragrances and Household Goods Store or Bubble Mix E-Rod po yung nakalagay doon. Tapos po, I will just show. Can I just show kung paano po tinatransfer? Okay, sige. Sa isang lalagyan. Opo, ma'am. Saan mo pwede? Kasi maliit yung lalagyanan So, eto po. Pasukan. At saka po, dapat talaga, ma'am, ang pag mga gamit nyo, stirrer, hindi po kutsara. Okay. Kasi hindi man po parang natin titiklan. Kasi may effect po ito sa... Okay. So yung ating beaker naman, ay meron naman portion yan. Hindi kailangan ng budo. Hindi na po. Ayan, ganyan lang po siya ilagay, pero wag po punuin, no? Opo. So,
sinample ko lang po kung paano siya ilagay. Yung iba may mga kulay, di ba? Diba? Opo. Ay, yung color na tinalagay natin. Ma'am, kunyari, kaya po yung gagamit okay. At kayo po yung magmamodel. So, maraming salamat po, Miss Mary Rose Rivera. Ang bango-bango po nating lahat ngayon. Yes. In fairness, naamoy niyo ba yung okay. Babango? Thank you very much for thank sharing. You. Thank you very much po. Idea, business idea po sa ating mga cars. Thank you, Miss Mary Rose. Salamat po. Thank you for inviting us. Thank